Hello mga ka-wiggy. Nandito tayo ngayon sa loob ng aming brand new Toyota Wiggo 2021. Bali, re-review natin, kakartour namin kayo kung anong function ko, anong meron sa loob at anong meron sa labas. At syempre, yung pinaka-importante, yung like and dislike namin sa kotse na to. Bali yung comparison kung paano siya i-dislike and like, base yun sa na-test drive naming competitor niya bago namin to kunin. Nag-review muna kami ng mga kotse pati yung mga competitor niya, tinest drive namin para malaman namin kung ano talaga yung kotse para sa amin. Then, based din siya dun sa dating ginagamit naming Ford Fiesta, kasi almost katulad lang din siya nito na range, kumbaga almost the same sila kung ano yung market ni Wiggo sa kanya Ford Fiesta. Then yung experience, kasi katulad nga nung iba-ibang kotse na ang na-drive natin, kasi almost 8 years na tayong nagda-drive ng 4 wheels. Okay, ayun, simulan na natin ang review. Style yung sporty niya. Sobrang sporty niya. Tignan, kahit hindi mo na siya i-set up, wala. Paglabas mo ng kasa, talagang okay na eh. Gwapo na eh. Sporty na. Then, ang dislike ko naman dun sa body is mapapansin mo talaga if galing ka sa ibang kotse, tunog-lata siya. Pag binagsak mo yung pinto, tunog-lata talaga siya. Malambot. Kumbaga, hindi makapal siguro yung ginamit na bakal, ganun, parang ganun. Kasi galing ako ng Ford Fiesta, solid kasi yung body ng Ford Fiesta eh. Talagang hindi ganun eh, hindi siya ganun yung tunog. Tapos, tinest drive din namin yung Brio last week. Ayun nga, hindi ganun eh. Hindi, talagang iba yung body, nung kapal siguro nung body nitong Wiggo. Ayun lang naman. Pero, ano naman eh, ang maano mo naman dun is yung look nung Wiggo. Kaya okay din siya, hindi naman siya talagang concern, na sobrang concern. Pero ang disadvantage lang nito is talagang pag ganun yung lata, is ingat ka talaga sa aksidente. Kahit may minor na accident lang, kahit motor nga lang siguro makatama sa'yo, makukuping at makukuping kasi kung if ganun yung body, if malambot. Then next is yung salamin, magkabila, left and right. Bali, like ko siya kasi malaki siya, maganda rin yung design, tapos auto-fold na siya. Auto-fold siya, pero pipindutin mo pa rin. Kumbaga, hindi siya katulad ng ibang kotse na ayun lang yung dislike niya. Yung hindi katulad ng ibang kotse is automatic, pag in-off mo yung
makina ng kotse, pinatay mo yung car, automatic mag-fold din siya. Pero tama lang sa price range nito, ayun nga, cost cutting sila syempre, na kailangan mo pa rin pindot eh, yung folding and unfold nung kotse. Then, isa pa, next tayo, is yung doorknob. Yung doorknob niya, old style eh. Siguro mga start, mga, basta old style siya, mga 20 years ata, yung ganung doorknob. Hindi katulad ng mga bagong doorknob ngayon, yung katulad ng mga BIOS. Yung makikita niya naman yung mismong doorknob, iba niya. Iba siya. Yan. Pakita namin sa inyo mamaya kung ano yung tsura ng doorknob. Yung doorknob na, ayan, ito yung doorknob na sinasabi ko. Then, yung mags. Tutong. Next tayo, yung makina. Ang pinaka-importante, yung makina. Sabi nila, nung ni-review to, nung nakakapanood daw ng mga review, baka daw bitin, baka daw hindi full performance yung Wigo. Ang Wigo is, ayun nga, galing ako ng 1.5 na Ford Fiesta yung makina. Ito talaga, yung 1.0 na makina, is talagang dadaling ka lang 0.8 to 0.3. Pero kung aasahan mo siya ng sporty na sobrang ipang bibitaw mo or ipang-aano mo sa ibang kotse, syempre, medyo hirap. Hindi naman siya hirap, pero talagang hindi mo siya aasahan dun sa, kumbaga sa katawan. Pero hindi naman siya bitin na sinasabi nila katulad ng iba, sinasabi daw na baka daw kulang sa hatak. No, hindi siya kulang sa hatak. Magaang yung body, kaya kayang-kaya nung kotse, ng makina. Tapos, dun sa iba naman is sinasabi is may delay daw. Pag sa automatic kasi talaga mararamdaman mo yung delay. Pero hindi naman siya totally delay na parang kinakapos yung makina from galing sa full stop then aandar ka. Hindi naman siya ganun. Kasi yung Ford Fiesta din namin ganun din siya. Hindi naman siya ano, pero pag naandar naman siya okay na. Hindi talaga siya ano, hindi mo talaga siya concern kumbaga yun sa makina niya. Kayang-kayang iakit ng bagyo for sure. Ngayon, punta tayo sa loob naman. Is sa loob, una nating pansinin is itong mga hawakan ng pinto, yung doorknob sa loob, pati yung lock buttons. Medyo hindi maganda yung finish nung mga doorknob. Hindi naman siya kitang-kita, pero yung mga loob, yung pag sinilip mo siya kasi dun sa pinaka-loob, medyo may mga hindi malinis na cut dun galing sa manufacturer. Pero okay lang, hindi naman siya kita. Pag sinilip mo lang, syempre, pag ikaw yung may-ari, lahat ng kasimit-singitan ay sisilipin mo. Then, okay, punta tayo dun sa dito. Yung ano nila, yung sa mirror, adjuster ng mirror. Okay siya, automatic na rin siya, ilalagay mo lang sa left, tapos i-adjust mo dun sa mirror. Okay na, bendy dun sa right. Tapos yung auto fold, yun nga, nandito rin yung switch. Tapos, ayun, ang isa din sa kagandahan is ano na to, push start na siya. Wala na siya. Ano, keyless na siya. Ito yung susi. Wala na siya. Pero may ano pa rin siya. May susi pa rin siya for the emergency pag hindi na gumagana tong. May battery kasi itong ano, keyless. Kaya gagamitin mo pa rin yung susi sa loob if in case na hindi na siya gumagana para mabuksan mo yung kotse. And then yung function niya dito, okay naman. Then, ayun, bali yung sa doorknob pati dito sa may armless sa gilid, is like ko naman siya, kumbaga hindi naman siya basically kasama sa ano eh, sa titignan mo talaga for the price. Okay naman siya for the price. Then ito tayo sa aircon. Yung aircon is like ko siya, sobrang lamig niya, malamig siya, oo bago pero malamig siya. Kahit kulang pa yung tint namin, hindi pa branded yung tint namin, okay naman siya. Tapos, ang ano lang din is, ayun nga, maliit na kotse lang din kasi to, kaya
okay lang na walang aircon dun sa likod. Ano naman, nakakaya naman niya. Kasi may pasayero kami last time. Yung kapatid ng girlfriend ko nasa likod. Malamig naman daw, okay naman daw. Compared dun sa Ford Fiesta namin dati na nasasakyan niya. Okay naman daw. Mas maganda daw yung aircon nito. Next is itong manibela. Compare ko siya dun sa na-test drive ko kay Brio sa dati kong Ford. Medyo maliit yung manibela niya. Medyo yung grip para sa akin ha, hindi siya ganun ka-grip kasi konti yung curve. Tapos yung nipis nga ng manibela para sa akin. Yung iba gusto manipis, yung iba gusto makapal. Ako prefer ko is yung medyo makapal tapos malalaki yung grip. Ay malalaki yung mga mark ng grip. Then yung isa ko masasabi din sa manibela, yung dislike ko dito sa manibela na to is isa pang dislike ko is yung power steering niya. Yung pag nakahinto siya from full stop, medyo matigas siya, medyo matigas. Pero once na pag inarangkada mo na siya, umabot na siya ng 10 km/s, is gumagaang na naman. Hindi naman siya nag-permanent yung tigas. Kumbaga pag from full stop lang. Okay. Next is yung infotainment na touchscreen. Pati itong infotainment system kasama itong aircon. Good para sa akin na like ko yung ginawa nila na touchscreen na talaga din yung infotainment system. Pero good, very good din sa akin itong ginawa nilang hindi touchscreen yung aircon, yung control system ng aircon. Bakit? Para sa akin kasi is pag ikaw lang yung drive, pag ako lang yung sakay nung sasakyan, syempre habang nagda-drive, hindi ko malalaman na napindot ko na ba yung aircon kasi kung gusto kong hinahan or lamigan. Kumbaga, eto, ma-feel mo pa rin na button touch pa rin kasi siya. Kumbaga, malalaman mo pag napindot mo na siya. Kaya hindi ka tulad nung touchscreen, syempre kailangan mo pang titigan ng matagal or tignan yung kamay mo kung saan siya napindot. Yan, ganun. Kasi pag mag-isa ka lang sa kotse, talagang dapat nakafocus ka sa kalsada lang. Kaya eto, push pa rin tong mga aircon niya. Kaya kahit nagda-drive ako, ayun nga, malalaman ko pa rin na nagawa ko yung gusto kong gawin dito sa aircon. Then, dislike ko, isa pa, is etong airflow nung aircon. Bali, center lang kasi yung buga niya ng aircon. Hindi katulad nung Ford Fiesta namin dati. Is, pwede mo siyang baguhin na gusto mo malamigan yung paa mo. Ganun. Gusto mo siyang malamigan, tapos pipihitin mo siya para doon lang lumabas yung lamig. Or sabay. Isang sa center, isa sa sabay sa paa. Ito, hindi. Center lang siya. Next is, like ko yung mga cup holder. Bawat pinto saka dito sa center pati dito is meron siyang cup holder. Yan. Pati sa likuran meron din cup holder. Tapos yung compartment is medyo dislike ko siya. Kasi natural, maliit yung kotse. Pero yung glove compartment niya talagang medyo maliit din talaga. Kasi compared dun sa Ford Fiesta namin, pati dun sa nakita ko dun sa Brio, is maliit nga sila pero tama lang yung yung mga glove compartment. Tapos isa ko pang dislike dito pero syempre depende na din kasi talaga is yung compartment din sa ilalim ng upuan ng passenger dito sa harap. Yung Ford Fiesta kasi namin is may lalagyanan sa ilalim ng passenger dito sa harap. Hindi ko lang na sure dun sa Brio if hindi ko siya na check kung meron ba siya or wala. Kindly check pa comment na lang if meron o wala siya. Then next is yung size nung laki sa loob. Kasi yung Ford Fiesta namin dati mukha siyang medyo kasing laki lang nito pero hindi naman sobrang nagkakalayo. Pero yung loob kung i-compare dito mas malaki ito. Mas na-surprise ako sa loob nito kasi ang expect ko lang parang sinlaki lang ng Ford Fiesta namin. Pero pagpasok ko dito, maliit siya tignan pero sa loob mas lumaki siya.
Tapos kahit sagad na yung etong driving position ko, yung haba nito, pag may passenger pa rin sa likod ko, talagang mahaba, malaki pa yung space niya. Hindi katulad nung ano namin, nung Ford Fiesta. Kung ano yung driving position ko, kawawa yung nandito sa likod ko. And next, eto naman yung barrier dito. Barrier ba tawag dito? Yan. So, basta yung nandito. Medyo sa akin, dislike ko siya. Kasi parang, ang laki ng blind spot ko when it's come to turning. Pag magte-turn na ako, kung kakabig ako sa mga, kung left or right, lalo na pag full turn, is ang laki niya para sa akin. Ang laki niya compared na sa mga nadadrive ko, diba? Para sa akin, ang laki ng blind spot ko dito sa center na to. Kasi pwedeng matakpan yung tao or maliit na or nagbabike, ganun, yung ganung ano. Tsaka yung mga maliliit na mga motor, ganun, pwede siyang matakpan. Kaya minsan talagang tatanaw ka para mawala yung blind spot. And next is yung interior ng plastic nitong ano, almost lahat plastic, talagang lahat. Hindi naman sa ano, kasi nga cost cutting syempre para bumaba yung price. Pero yung pagka-finish lang nung mga ano is medyo, pag tinignan mo yung mga singit-singit, talagang hindi siya stylish. Pero yung labas, ginawa nilang stylish para lumakas yung dating. Pero dito sa loob, medyo okay na din. Pero talagang hard plastic as in lahat. And next tayo is yung ito, yung sun visor. Wala siyang salamin. Dislike ko siya kasi wala akong salamin dito. Sa passenger lang yung may salamin. Then, napafold din siya. Good neto is napafold siya dito sa side. And then, next, dislike ulit. Itong ilaw. Ilaw dito, isa lang sa harap. Tapos sa likod, wala na. Kaya, ayun. Tamlay yung nasa likod. Pag kuwari, gusto kumain, ganun. Kailangan pang buksan yung ilaw dito sa harap para makita sila. Then, balikan natin yung size. Bali, ito, 5-seater siya. Pero yung 5-seater nito is talagang 5-seater siya kasi tatlo yung seatbelt sa likod. Kasi yung ibang 5-seater na pa-competitor nito, katulad ng Ford Fiesta namin dati, walang center seatbelt siya. Ito, meron na talaga, kaya talagang 5-seater siya. Nasasakyan. Ayun. Then next ulit. Hindi ko alam kung paano ko siya ipapasok kung dislike or like eh. Pero para sa akin, okay lang na hindi. Yung speed sensor lock na ito. Pero nung tinest drive kasi namin yung Brio na kakompetitor nito, na yun nga yung ano, kakompetitor nito, is nag-auto lock siya once na nag-drive ka na. Siguro pag umabot ng 10 km or 15 km yung takbo mo, mag-auto lock na siya. Ito hindi. Ayun lang. Kaya para sa akin, okay lang kasi nga low cost cutting. Pero yung ka-competitor lang meron. Then ano lang ha, pa-comment lang kasi G to, Wigo G80 2021. Yung top of the line, ayun lang yung hindi ko ma-remind kung nasabi ba nung ahente kung may speed sensor lock ba siya or wala. Next tayo. Bali, very very good para sa akin yung fuel consumption nito. Sobrang tipid compare kasi dun sa dating gamit naming Fiesta. Sobrang tipid nito. Grabe. Wala akong masabi. Kaya depende na rin sa APA. Kasaka automatic pa to, lalo na yung manual. Sobrang tipid nun. Panigurado ako. Kasi ito, automatic tipid na. Lalo pa yung manual. Next is yung back camera with sensor. Like ko siya. Kasi ayun nga. Yung maliliit na mga obstacle dun sa obstacle ba tawag dun? Basta yung maliliit na bagay na hindi mo siya makikita once tumingin ka dito, kasi nasa ilalim siya yung maliliit dun, is nakikita mo siya dito sa infotainment. Makikita mo yung kung ano yung maliliit na pwedeng tumama dun sa likuran mo na hindi mo na visible ng mata mo. And ayun mga kawigo, ayun lang yung masasabi ko sa as of now na experience namin dito kay Luffy Wigo G80 2021. Bali, sa mga susunod na review. Uwi na tayo? Oo, uwi na tayo.
Bali sa susunod na mga review, papaano namin sa inyo kung ano nangyari kay Luffy, dito kay Wigo, kung mga ano yung mga possible na masira at balitan, ano yung magiging back job ng Casa. Siyempre yun ang pinaka-importante, yung back job ng Casa, ng manufacturer, kung sila yung may kasalanan. Ganun. Okay. Bye-bye.